Hello everyone, welcome back to another video. Hindi natin mahuhulaan ang takbo ng panahon. May mga araw na tuwang-tuwa tayo. May mga araw din na lugmok tayo. Kung maganda ang araw natin, syempre madali lang din ang lahat. Kapag mahirap na araw naman ang sasalubong sa atin, dapat sa panahong ito, doblehin natin ang ating pananalig sa Diyos. Dapat alam mo na hindi nagbabago ang katangian ng Diyos. Mula noon pa man, pinatatag niya tayo kung walang katiyakan ng ating pamumuhay. Minsan smooth lang ang daloy ng buhay. Nasisihan tayo sa trabaho natin. Nakikita nating masaya ang pamilya natin. Ang ating layunin, ang ating salapi, kalusugan, at pananaw ay napakalinaw. Tapos biglaan may nangyayaring hindi maganda. Nagkakasakit ka, o di kaya nagkakasakit ang isa sa mga miyembro ng pamilya mo. Nawalan ka ng trabaho, may nanloko sa'yo, yung mga araw na kay saya ay napapalitan ng pighati. Mananalig ka pa ba sa kanya kung ganito nakagulo ang buhay mo? Paano ka mananalig kung hindi mo naiintindihan ang mga nangyari? Paano kung wala kang nakikitang solusyon? Valid naman ang lahat ng katanungan ito at tutulungan ka palagi ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng manalig ka sa Diyos? Ibig sabihin, manalig ka na maaasahan siya. Manalig ka sa katotohanan. Manalig ka sa kanyang kakayahan o lakas. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya niyang panindigan ang kanyang pinangako. Mahal ka ng Diyos at may inilaan siya para sa'yo. Ang ibig sabihin ng pananalig mo sa kanya ay nananalig ka sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang katangian at tungkol sa sanlibutan at tungkol sa iyong buhay. Ang pananalig mo ay hindi lang basta nararamdaman lang. Sobra pa ito sa nararamdaman mo. Kasi ito'y pinili mo kahit nahihirapan ka man o sagana na ang buhay mo. Karamihan kasi sa mga tao, kumakapit lang sa Diyos kung may hindi kaaya-ayang pangyayari. Hindi ganun ang tamang kahulugan ng pananalig. Siyempre, tao lang naman tayo. May mga araw na kini-question natin ng Diyos kung bakit binigyan niya tayo ng matinding pagsubok. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Sinabi niyang mahal niya tayo. Totoong mahal niya tayo. Kahit ilang beses tayong nagkasala, hindi niya tayo kini-question sa mga ginagawa natin dahil alam niya na tayo'y tao lamang. Magkakamali tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Therefore, God is worthy of your trust. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa iyong damdamin o sa realidad. Hindi ito nagpapanggap lang na okay ang lahat kahit hindi naman. Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya kahit na nahihirapan man tayo o naboboring man tayo. Ngayong alam mo na kung anong tunay na kahulugan ng pananalig, paano mo ito mailapat sa iyong buhay? Kung nagtiwala ka sa isang tao, komportable ka rin magbahagi sa kanya ng mga sikreto mo, di ba? Komportable ka rin magbahagi ng mga problema mo. Pero ang Diyos ay higit pa sa pinagkakatiwalaan mong kaibigan. Kapag nahihirapan ka na sa buhay mo, hindi niya sinasabi na itago mo na lang yan. Ang sabi sa 1 Pedro 5:7, ihagis ninyo sa kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Awit 56:8, nakasubaybay ka sa aking pagpapagalagala. Ipunin mo ang mga luha ko sa iyong sisidlang balat. Hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat mo? Dahil mahal ka ng Diyos, pwede mong ipakita ang iyong pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa nararamdaman mo at sa kalagayan mo. Kausapin mo siya sa pamamagitan ng pagdarasal. Huwag mong hayaan ang iyong emosyon na mamuno sa iyong buhay. Ipakipag-usap mo ito sa Diyos upang matulungan Kanya na tugunan niyang mga problema mo. Hindi siya madi-disappoint sa mga struggles mo, sa pag-aalinlangan mo, o sa kalungkutan mo. Siya ay nagmamalasakit sa'yo at mapagkakatiwalaan mo siya sa mga bagay na yon. Kapag nagtitiwala ka, huwag kang mahiyang pumunta sa Diyos at manalig sa kanyang salita kapag nahihirapan ka. Siyempre, sundin mo rin ang utos ng Diyos at magtiwala ka na tutulungan Kanya. Kapag nagtitiwala ka sa Kanya, hindi mo na kailangang maghanap ng siguridad sa iba pang mga bagay. Umasa ka na hawakan ng Diyos ang iyong mga kamay. Hindi ibig sabihin na dapat perpekto kang magdarasal, ngunit ang Diyos ay mabait at matiisin sa'yo habang ikay natututo na magtiwala sa Kanya. Ayon sa Marcos 14:34-36, sinabi niya sa kanila, "Sukdulan ang kalungkutang nararamdaman ko. Dito lang kayo at patuloy na magbantay." Matapos lumayo ng konti, sumubsob siya sa lupa at nanalangin na kung maaari ay hindi na niya pagdaanan ang sandaling ito.
at sinabi niya, "Aba, Ama, ang lahat ng bagay ay posible sa'yo. Alisin mo sa akin ang kopang ito. Pero mangyari nawa, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo." Si Jesus mismo ay nakadama ng labis na kaba, pero dumiretso siya sa kanyang Ama. Ibig sabihin na makakatulong ang Ama sa ating lahat. Nakikinig siya, nakaaginhawang malaman na ang Diyos ng sansinukob ay pumapansin din sa'yo. Sa pagkakaalam pa lang na ang Diyos ay handang tumulong sa'yo, ay mas lalong magpapalakas ng iyong pagtitiwala sa Kanya sa mga oras ng paghihirap at sa oras na walang katiyakan. Narito ang 7 praktikal na paraan upang magtiwala sa Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Number 1, hanapin mo ang katotohanan sa banal na kasulatan. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam ng Diyos na kailangan mo nang mapupuntahan kung nanghihina ka. Puntahan mo ang banal na kasulatan. Ang mga salita niya ay hindi nagbabago at ganap na mapagkakatiwalaan. Itinala ng Biblia ang mga paraan ng pagtugon ng Diyos sa mga mahirap na panahon sa nakaraan. Ito ay nagpapaalala sa'yo na siya ay mapagkakatiwalaan, anuman ang iyong kalagayan. Maraming tao sa nakaraan ang gumamit pa ng ibang reference sa ilang bahagi ng banal na kasulatan upang i-motivate ang kanilang sarili at i-inspire mga taong nasa paligid nila. Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pinapalaya ka rin ito mula sa mga hindi makatotohanang senaryo na pinatakbo mo sa iyong ulo. Kung hindi ka sumandal sa salita ng Diyos upang ipaalala sa iyo ang katotohanan sa mga mahirap na oras, mas madali para sa iyo na maakay sa mga kasinungalingan tungkol sa iyong buhay. At hindi mo rin lubusang makilala kung sino ang Diyos. Kailangan mo ng matibay na pundasyon ng banal na kasulatan upang makatayo. Lalo na kung sa tingin mo'y nababagabag ka. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Pwede kang kumapit sa katotohanan kapag tagilid na ang buhay mo. Number 2, aminin mo ang iyong pagkukulang. Maging tapat ka man o hindi, alam ng Diyos ang nagawa mong mali. Hayaan mong ipadama sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sabihin mo lahat sa Diyos kung saang banda ka nahihirapan. Dapat malaman mo na ang Diyos ay mabuti at mapagkakatiwalaan. Maaari mo ring sabihin sa Kanya kung mahirap para sa iyo na maniwala. Basahin natin ang Marcos 9:24. Agad na sumagot ng malakas ang ama ng bata, "May pananampalataya ako, pero tulungan mo akong magkaroon ng mas malakas na pananampalataya." Dapat ganun din tayo. Naniniwala naman tayo, pero nahihirapan tayo kung paano magtiwala sa kapangyarihan na hindi natin nakikita. Ganito naman tayo mga tao, di ba? Hindi muna tayo maniniwala ng lubos kung hindi natin nasaksihan ang pangyayari. Humingi ka ng tulong sa Diyos na palakasin pa ang iyong pananampalataya. Isang bagay na to upang malaman mo ang katotohanan. Ngunit kung minsan, nahihirapan kang maniwala, lalo na kung nahihirapan ka na sa buhay, naiintindihan ng Diyos ang nararamdaman mo. Aminin mo lang sa Diyos kung ang iyong damdamin at paniniwala ay hindi nakalinya sa kanyang katotohanan. Pwede mong hilingin sa kanya na tulungan kang maniwala sa lahat ng sinabi niya sa banal na kasulatan. Matutulungan ka nitong tanggapin na ang Diyos ay mas malaki pa kaysa sa naiintindihan mo. Ang pagtatapat ay tumutulong sa iyo na magpakumbaba at ikay lalago. Naririnig niya ang iyong mga kahilingan at sinasagot niya ang mga ito. Gusto niyang tulungan kang mapalago ang iyong pananampalataya. Number 3, sabihin mo sa iba ang iyong pagdadalamhati. Makipag-usap ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Alam mo, hindi lang ikaw ang nahaharap sa matinding problema. Tayong lahat. Pero sinasamahan tayo ng Diyos sa bawat hakbang natin. May gagamitin siyang tao para tumulong sa'yo. Si Pablo ay isang tagasunod ni Jesus at isang pinuno sa unang simbahan. Ibinahagi ni Pablo ito sa kanyang kapwa mananampalataya bilang pampatibay. Philemon 1:6, ipinapanalangin ko na ang pananampalatayang pareho nating taglay ay magpakilos sa'yo na gumawa ng mabuti. Dahil alam mong tayo mismo ay tumanggap ng maraming mabubuting bagay dahil sa pagiging kaisa ni Kristo. Ipinaalala ni Pablo sa kanyang kaibigan na ang pakikipagkapitan ay mahalaga at tumutulong sa atin na magkaroon ng higit na pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang plano. Kapag nahihirapan ka, ibahagi ang mga alalahanin na yon sa isa pang tagasunod ni Jesus na pinagkakatiwalaan mo. Yung isang taong kumakapit talaga sa Diyos at nakakaalam ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan magbahagi ng mga struggles sa lahat ng tao. Hanapin mo lang ang mga taong maghihikayat sa'yo at ibahagi ang katotohanan sa'yo. Ang mga kapwa mananampalataya
ay maaaring ipaalala sa iyo ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng paghihikayat sa iyo. Maaari silang manalangin at suportahan ka. Maaari nilang ipaalala sa iyo ang katotohanan kapag nahihirapan ka. Ipapaalala nila sa iyo na hindi ka nag-iisa kahit sa mga mahihirap na oras. Number 4, isipin mo palagi na may Diyos. Maglaan ka ng oras para sa Diyos. Ang Diyos ay mas malaki pa kaysa sa iyong mga kalagayan. Sa ngayon, inaakala mo na magdurusa ka na lang palagi. Ngunit ito'y pansamantala lang. Ang Diyos ay palaging nasa gitna ng masasamang panahon, pati na rin sa mabubuti. Palagi siyang tapat. Gusto ng Diyos na sumama ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na kumapit ka lang sa Kanya. You should not let your circumstances shape your relationship with God. God can shape your view, your circumstances. Maglaan ka ng oras para sa Diyos. Ito'y makakatulong sa'yo para mas lalong lumakas ang iyong pananampalataya. Kung wala kang oras sa Kanya, maglaan ka na. Hindi pa huli ang lahat. Basahin mo ang salita niya. Spend time in prayer, acknowledging who He is. Meet with other believers and set your eyes on things that are bigger than your circumstances. Serve those around you. These simple practices will help you see God outside of difficult things, which will establish trust in your heart that He will move in your circumstances. Number 5, may mga bagay na mapapasalamatan mo. Kahit nahihirapan ka na sa iyong buhay, may mga bagay pa rin na pwede mong pasasalamatan. Huwag kang mag-focus sa mga negatibong nangyayari sa paligid mo. Alam kong mahirap tignan ang positibo, but God's grace is in all things. In your waking up, in a sunny day, in a call from a friend, He is in all of it. Pero yung magagandang araw ay nababalot ng kadiliman, pero bibigyan ng Diyos ng liwanag ang dinadaanan mo. 1 Tesalonica 5:16-18. Lagi kayong magsaya. Lagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo para sa lahat ng bagay. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kaisa ni Kristo Jesus. Sabi ng Diyos na palagi kang magpasalamat kasi palagi siyang nasa tabi mo. In the moments when everything appears to be falling apart, it can be hard to see how the good Father is at work. But know His mercy is consistent. Giving thanks fights the lie that everything is horrible. Even in tragic circumstances, there will be light and grace. God is present and is making Himself known. You need only to look. Trust grows as you look for God's presence in what feels dark and heavy. He never leaves. Number 6, manalig ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay katuwang natin sa buhay. Nung sinabi ni Jesus sa kanyang tagasunod na papatayin siya, alam niyang mag-aalala sila. Alam niyang matatakot silang maiwan mag-isa. Kaya sinabi ni Jesus na tutulungan sila ng banal na Espiritu. Mababasa natin yan sa Juan 14:26. Pero ang katulong, ang banal na Espiritu, na ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. The Spirit comforts and reminds you of the truth. The Spirit will also lead you in obedience. He will bring direction to you. Ang isang pangkaraniwang struggle sa mahirap na panahon ay ang kawalan ng kakayahan at pag-aalala tungkol sa walang kasiguraduhang hinaharap. Ang pamumuno ng Espiritu ay maaaring magpagaan ng mga struggles sa pamamagitan ng paggabay sa iyo na sundin ang salita ng Diyos. Hindi niya laging ipapakita ang malinaw na patutunguhan mo, ngunit ipapakita niya sa iyo ang susunod na hakbang. Walking closely with the Spirit will not only give you direction, but will remind you that you are not alone. Nasa malapit lang ang Diyos, sinasamahan ka niya palagi sa kahirapan mo. Bibigyan ka niya palagi ng daan. Number 7, hintayin mo ang kanyang tulong. Minsan kailangan mo ring habaan ang iyong pasensya. Faithfully continue to seek the Lord, but wait on His timing. Wait on Him to act on your behalf. Wait on Him to do what you cannot do yourself. Minsan kasi gusto natin ng agad-agad na kasagutan. Mababasa natin sa aklat ng Isaias, sinagot ng Diyos ang mga Israelitas na inakalang nilayuan sila ng Diyos. Sinabi ng Diyos na hindi siya nagpapahinga at hindi siya natutulog. Palaging nagbabantay ang Diyos sa atin. Isaias 40:31. Ang mga umaasa sa Diyos ay muling lalakas. Lilipad sila ng mataas na parabang may mga pakpak gaya ng agila. Tatakbo sila at hindi manlulupaypay. Lalakad sila at hindi mapapagod. Tutulungan kanyang maghintay ng may pagtitiis. Ang paghihintay sa Panginoon ay nagpapaalala sa iyo na wala ka sa kontrol. Salamat sa Diyos. Siya ay mas malaki pa kaysa sa anumang kalagayan mo. Susuportahan ka niya at palalakasin ang iyong pananalig sa paghihintay. Hindi ka pababayaan ng Diyos.
Kung sa palagay mo ay mukhang tahimik lang siya, alalahanin mo ang kanyang pangako na palagi niyang pinapakinggan ang iyong mga panalangin at palagi siyang tumutugon. Awit 34:17. Dumaing sila at nakinig ang Diyos. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang paghihirap. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos kahit hindi niya agad sinolusyonan ang problema mo o kahit hindi pa niya sinasagot ang panalangin mo. Hindi natin mahuhulaan ang mangyayari at mahihirapan talaga tayo. At ang kahirapang yon ay maaaring magtagal sa buhay natin. Minsan nga, mauubusan tayo ng lakas. Anong dapat mong gawin? Habaan mo lang ang iyong pasensya. Higpitan mo ang iyong pagkapit. At tandaan mo na mahal ka ng Diyos. Anong sabi sa Juan 16:33? Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Mateo 28:20. Itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Ang Diyos ay ganap na mapagkakatiwalaan, ngunit hindi niya hinihiling na magtiwala ka ng kahit konti lang. Nais niyang matuto kang magtiwala ng buo sa Kanya. Maglaan ka ng oras para sa Kanya upang makilala mo pa siya. Gumugol ka ng oras sa pagtuklas ng Kanyang mga salita. Roma 8:28. Alam natin na pinangyayari ng Diyos na magtulong-tulong lahat ng Kanyang gawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, alalahanin mo ang Kanyang mga pangako. Alalahanin mo kung sino siya. Kahit na sa pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan, kung patuloy kang pupunta sa Kanya, patuloy niyang ipaalam sa iyo na siya'y ganap na mapagkakatiwalaan.